Hanggang ilang division nga ba sa palagay mo yung kayang akyatin ni Naoya the Monster Inoue? Kaya niya bang pantayan yung nagawa ni Boss Manny Pacman Pacquiao? Or kaya pa niyang higitan ito? Umabot siya ng 9th division maging world champion. Pero bago natin pag-usapan yan, welcome back to my channel. Eljun nga pala, mga kakwento, ang pambansang bigote ng Pinas. Ang tagapagkwento sa inyo ng mga trending sa social media, sports and entertainment locally or internationally. And mga kakwento, medyo marami tayong pag-uusapan ngayon, no? Kasi maraming laban eh. And speaking of laban, congratulations kay Vincent Acero Astrolabio. Panalo siya kanina sa laban niya sa Thailand. Ni-knockout niya. Round 11, TKO. Wow, di ba? Nakita ko, napanood ko yung laban kanina. Hindi pa umabot ng 6 PM, eh tapos na yung kanilang laban. Ngayon, sa nakikita ko, very aggressive itong si Astrolabio. Medyo pag dating ng late rounds, eh humina, bumagal ng konti si Astrolabio. Buti na lang, natamaan niya ng mga combination. At kung hindi ako nagkakamali, right straight yung tumapos sa kalaban. Di, nakabangon pa. Round 11 ha, natamaan ng right straight, pak, bangon. And then pagbangon, binilangan. Pagbilang, eh lumaban pa, eh bumalik pa, yun. Tinapos ni Vincent Acero Astrolabio yung laban. So, alam nyo na, nagbubunyi na naman ngayon si SV. Baka mayroon siyang fireworks display ngayon. Diba? Or maybe nagpa-party siya ngayon, 'di ba? Dahil napanalo yung alaga nila, 'di ba? So, sabi ko nga, neutral tayo dito. Kung mayroon silang issue ngayon, wala akong problema. Big fan ako ni Casimero, alam niya ni Casimero 'yan, Fan ako ni Casimero. Pero dahil nga sports yung ating page, yung ating channel, ibabalita talaga natin yung mga nanalo sa laban, 'di ba? Kahit alam niyo naman neutral balance tayo dito. So, nasa gitna tayo, no? Ayaw natin ng mga gulo, mga away. So, ibabalita lang natin yung dapat ibalita natin na may nananalo, may natatalo na ating kababayan, dapat nating suportahan. So, again, congratulations, Vincent Acero Astrolabio. Salute. And, di ba sabi ko nga, baka nagbunyi na ngayon si SV na, wow, oh my god. And sabi nga ni Boss Pau, ganun talaga. Di ba, idol natin si Boss Pau eh. Sabi nga ni Boss Pau, di ba? Ganun talaga. Anyways, mga kakwento, no? May laban din bukas si Charlie Suarez na ating kababayan. Di ba? Si kababayan natin. Suportahan din natin, pagdasal natin na sana manalo siya sa laban. Undercard sa laban ni Anderson na heavyweight fight bukas. And speaking of heavyweight fight, meron ding laban si Usyk, Alexander Usyk, former number 1 pound for pound king, best fighter in the world. So may laban siya bukas. Try natin mag live commentary kung kakayanin. Kasi nga alam ko, alam nyo naman, meron akong lakad minsan pag weekends. So try natin bukas na makapag live commentary naman, no? Anyways, pagpatuloy natin mga kakwento, meron bang chance o kaya bang higitan o umabot ni Naoya Inoue sa mga nagawa achievements ni Manny Pacquiao na umakyat ng 5, 6, 7 hanggang 8 division or maybe higitan pa niya ni Naoya Inoue, 'di ba? So, si Naoya Inoue, alam niyo naman na malakas talaga si Naoya Inoue, 'di ba? Ng mga 'di ba, delikado si Naoya Inoue. Kaya nga siya tinawag na the monster, 'di ba? The monster Naoya. Monster Inoue, 'di ba? So, I think ito sa palagay ko, own opinion. I think kaya niyang umabot siguro ng pang-apat na siya ngayon, di ba? Featherweight, lightweight. I think kaya pa niyang umabot ng lightweight. I don't think so umabot siya ng pang-pito, pang-walong division. Pero malay natin, baka magbago yung isip niya. Kasi nga, sabi ng ating legit source, nabalitaan ko na, itong si Naoya Inoue daw, ang plano niyang umabot lang na division is hanggang, kung hindi ko nagkakamali, featherweight and lightweight. Baka magbago yung isip niya kapag nadumina, 'di ba? Nadumina niya yung lahat ng mga magagaling, malalakas at mga champion sa lightweight. Baka magbago isip niya, umakyat siya ng mas mabibigat at abutin niya yung, 'di ba? Abutin niya yung nagawa ni Pacquiao na welterweight.
Pero kung maabot man yan ni Naoya Inoue, maybe wala na yan si Terence Crawford kasi 'di ba? Medyo malapit na mag-retire si Terence Bud Crawford bago ng champion yan. Pero yan yung malaking tanong, kaya bang 'di ba abutin ni Naoya the Monster Inoue yung nagawa ni Manny Pacquiao, or maybe maging 9th division or 10th division world champion sa height niya ngayon na 5'5. Comment down below. Gusto kong makipagkwentuhan sa comment section. So comment down below, what do you think? Kaya ba ni Naoya Inoue yung mga nagawa ni Pacquiao? Or higitan pa yun? Na medyo mahirap na yun. Nasa Guinness Book of World Record na si Manny Pacquiao. The only boxer, Asian boxer, and sa buong mundo na nakaabot ng pang-8 division kasi nga wala pang nakakagawa niyan. Alam nyo naman, may female na nakagawa ng 7th pero wala pang 8th division. Diba yung laban niya kaya Antonio Margarito ni Manny Pacquiao. And kung makaabot man si Manny Pacquiao dyan, ewan ko. Kung ewan ko kung makaabot ba siya, siguro bibigyan ko ng 20%. Mahirapan talaga si Naoya yung umabot sa mga welterweight division kasi Tank Davis yung makakalaban niya, diba, sa lightweight. So kung matalo niya si Tank Davis, madumina niya si Tank Davis, baka magbago isip niya, diba? Umabot. Malay natin yung mga kakwento, pero base sa ating legit source, pang lightweight lang talaga daw si Naoya Inoue. Malay natin, diba? And maybe magharap na sila ni General Cuadro Alas Casimero dyan pag-abot niya ng featherweight or maybe lightweight. Kasi dyan din yung timbang daw na kaya ni General Cuadro Alas Casimero. Kasi magkapareho sila ng lakas ni Naoya Inoue. So maybe hindi natin sila makita maglaban sa super bantamweight kasi alam naman natin yung dalawang belt nandun kay Tapales and Naoya Inoue rin. Pareho silang unified champion kaya nga meron silang undisputed showdown, di ba? Malapit na mangyari yan. Si Tapales andun na sa Amerika nagtitraining. And kaya medyo wala pa sa radar ngayon. Maybe kung makuha ni Naoya Inoue yan, ayon sa ating legit source balita, na pag manalo si Naoya Inoue maging undisputed, lalabanan daw si Luis Neri, and after that General Cuadro Alas Casimero, 'di ba, challenger. Kung maging number 1 din si Casimero, 'di ba, manalo din siya sa mga laban niya na paparating. So ngayon ang tanong talaga, mga kakwento, kaya ba niyang abutin? Comment down below yung mga naabot ni Manny Pacquiao, or higitan pa ito. Kasi maraming nagsasabi ng mga boxing fan, imposible na yan, boss. Hindi na yan maabot ni Manny Pacquiao, I mean ni Naoya the Monster Inoue, kasi base sa kanyang laki, di ba? And I think ito talaga yung malaking tanong, mga kakwento. Kung madadala ba ni Naoya Inoue yung kanyang lakas, yung kanyang speed, di ba, yung kanyang footwork sa mas mabigat na division? Kasi pang-apat na division, malapit na siya sa pang-8. Apat na lang na division, mapapantayan niya yung nagawa ni Manny Pacquiao. 'Di ba? Malay natin, mga kakwento. So malayo-layo pa si Naoya Inoue. Half pa lang yung nagawa niya doon kay Manny Pacquiao. Grabe to, mga kakwento. Grabe, ito yung tanong talaga na mukhang imposible na pwede ring posible. What do you think? Comment down below, babasahin ko 'yan and magre-reply ako, 'di ba? Kapag okay yung comment niyo diyan, re-replyan ko 'yan and ilalay ko 'yan. I think yun lang, mga kakwento, no. Thank you for watching. Try natin bukas mag-live ng mga laban, no. Salute. Peace out.